Magandang magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Ma'am si Jam. So, sa mga naghihintay po ng aking vlog, pasensya na po at medyo po busy po ako sa aking trabaho. So, ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang trabaho bilang pig farmer sa Australia. Kung kayo po ay nagnanais na mag-abroad papuntang Australia at kayo po ay merong experience bilang isang pig farmer, ito pong video ay para sa inyo. Kung kayo po ay nagnanais bilang isang pig farmer sa Australia, so ibibigay ko po yung mga tips kung ano-ano po yung mga gagawin bilang isang pig farmer sa Australia. So unang-una po, kung kayo po ay may experience, so hindi na po ito iba sa inyo, pero kung wala po kayo experience, so ibibigay ko rin po sa inyo yung mga tips kung paano at ano po yung trabaho dito sa Australia bilang isang pig farmer. So, yung unang-unang gagawin niyo po bilang isang pig farmer dito sa Australia ay ang pag-aalaga po ng baboy. So, parang kung kayo po ay merong experience sa pag-aalaga ng manok, so farming po tayo, pero ito po hindi po manok, baboy po. Pero kung may experience po kayo sa manok, so parang similar lang din po iyan, magpapakain ka, magpapaligo ka, lalagyan mo ng tubig, sila magpapaligo sa sarili nila, lilinisin mo. So, ganun lang din po yung pig farming. Yung unang-una po ay ang pag-aalaga sa mga baboy. So, yan po yung unang-unang tips po. Pangalawa po, magpaligo po sa mga baboy. So, depende po yan sa weather o sa klima sa Australia. So, sasabihin po yan ni employer. Magpakain kung ilang oras at kung ano yung dapat ibigay dito sa mga baboy. Magparami ng baboy kung paanong gagawin, ituturo din po yan ni employer nyo. Pag-aalaga ng may sakit na baboy, so gagawin nyo din po yan. Yung pag-aalaga po ng baboy, hindi po natin kailangan mag-expect na isang baboy hanggang 15 na baboy, hindi po. Maramihan po yan kasi farming po tayo. Ang trabaho po natin sa pig farming o pig farmer po sa Australia ay 8 hours to 12 hours. So kung kapag po kayo ay gustong i-overtime o gusto nyo po mag-overtime, sasabihin nyo po yun sa company or kay employer po para iba po o additional na bayad po sa inyo yun. Yung about naman po sa sahod, pwede pong weekly, pwede rin pong monthly. Pero kung ako naman po sa inyo, mas mainam na rin po yung monthly kasi pag weekly, hindi nyo po maiipon yung sahod nyo. So, linggo-linggo, mapapadala nyo sa Pilipinas o kaya naman may mga bibiling kayo. Syempre, hindi natin maiiwasan yun. So, mas mainam na rin po yun, may babudget natin yung sahod natin pag monthly. So, kung tatanong po kayo kung may day off po ang pig farmer sa Australia, yes po, once a week po ang day off. Pero yung ibang company o ibang employer, nagbibigay po sila ng day off 2 times a week. Alam kong excited na kayo malaman to kung magkano nga ba ang sahod bilang isang pig farmer sa bansang Australia. So magkano nga ba ang Australian dollar or ang sahod na AUD to Philippine peso. So ang sahod po sa Australia bilang isang pig farmer ay 5,000 AUD or Australian dollar. So sa Philippine peso po ay nagkakahalaga na 177,000, mahigit po 'yan. Disclaimer lang po, hindi po lahat ng employer at hindi po lahat ng company iisa lang po ang sahod. So iba-iba po 'yan. Hindi po siya pare-parehas ng sahod na i-offer po sa inyo. Meron po kasing sumasahod ng 3,500 AUD to 5,000. Pero kung matagal na po kayo, kung suswertin po kayo sa employer nyo, every year at depende po yan sa performance nyo, mapapataas po yung sahod nyo. Pero kung magpapakita po kayo ng katamaran, syempre hanggang dun lang po yung sahod nyo, minsan mapababa pa yan o magre-reklamo pa yung employer nyo at pwede rin kayong tanggalin
o ilipat sa iba pa. Kaya mas mainam na rin po na magsipag na rin po kasi kontrata naman po yan, hindi naman lifetime ang pagtatrabaho natin sa abroad. Pero kung gusto nyo naman po na maging lifetime ang trabaho nyo sa abroad bilang isang pig farmer, eh okay lang naman din po. Pwede nyo pong isama ang buong pamilya nyo. Doon na po kayo manirahan, pwede naman po iyon. Mag-migrate po kayo sa Australia. At mas mainam na rin po na meron po kayong permanent na trabaho at iisa lang ang employer nyo. Mahirap po kasi yung employer na palipat-lipat po kayo. So, magpapanibagong, kumbaga pakikisama po kayo sa employer nyo. So, mas mainam na rin po na isang employer na lang para kilala-kilala nyo na rin po yung employer nyo. So, ulitin ko po, hindi po isa hanggang 15 na baboy. So, maramihan po yan. Huwag po tayo mag-expect na pig farmer lang ang trabaho natin. Siyempre, meron din at hindi rin po maiwasan na mautusan din tayo sa ibang bagay. So, mas mainam na rin po na mas maintindihan po natin at malawakan po yung pag-iisip natin na hindi lang po isang trabaho ang maiuutos sa atin. So, yun lang po. Yung about naman po sa agency, ilalagay ko po sa description box sa baba po ng video ko. So, marami pong nagtatanong na wala daw po yung agency na nilalagay ko. So, kung meron po kayong makikita na arrow na paba dito sa gilid ng aking video, ikiklik nyo lang po yung arrow na yun at makikita nyo na po yung details nung pinaka-agency. So, pwede nyo na po yung puntahan kasi nag-hiring po sila ngayon. So, ibibigay ko po yung details ng agency, saang lugar, at yun po. Tapos yung ano nila, email address nila. Salamat po. Huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe, like, and share sa aking vlog, Ma'am si Jam. At kung mayroon po kayong katanungan o comments, pakilagay na lang po sa baba. Araw-araw po ako nagbabasa ng mga comments. So, yung iba po, medyo late lang din po akong mag-reply kasi iba po yung oras ko po dyan sa Pinas. So, sana po maintindihan nyo. Maraming salamat po kasi unti-unti po tayong tumataas. Sana po makatulong pa po tayo sa iba. Huwag nyo pong kalimutan na i-share po yung video ko sa inyong Facebook para po sa iba pang tao na gusto rin mag-abroad o merong mga experience, magtulungan po tayo. Maraming salamat po.